So what's up mga kaibigan? So nandito tayo ngayon sa aming dito sa farm ni client. Ayan, so tuturuan namin o i-assist namin kung paano magkabit ng plastic mulch. Kaya yung mga nanonood dyan na kumbaga newbie o wala pang karanasan sa pagkakabit ng plastic mulch, baka ito na yung video na makakatulong sa'yo para magkaroon kayo ng kaunting kaalaman kung paano magkabit ng plastic mulch. By the way mga kaibigan, ayan, syempre dapat naka-ready na yung inyong bed. Okay po. So ang sukat nitong bed ay 1 meter. Ayan, 1 meter ang sukat nitong bed. Tsaka hinaluan na to ng organic. Ayan, kung makikita nyo merong, ayan, kulay itim na yan. So bumibili kami ng organic na abono. Ayan. Dito sa Co-Oplicas. Kasi ito ay kumbaga ano na siya, talagang dry na siya. Kumbaga yung mga bad bacteria na pwedeng mag-cause ng mga diseases sa mga itatransplant natin dito ay pwedeng maka-apekto yun. Okay, kumbaga okay na yun, good na yung ano na yun, Co-Oplicas na yun na ano, na organic. So yun mga kaibigan, kung bibili kasi tayo ng ayan, kung bibili kasi tayo sa mga poultry supply ng mga yung mga sarili nilang dinry na mga manure, is possible na may makukuha pa doon ng mga diseases yung ating tanim. So yun kasi kaya piniling bumili ng organic na pataba niya, nakasako na, kumbaga pang market na talaga. Kasi treated na yun, kumbaga good na yun, hindi na yun masyadong, wala na yun masyadong bad effects sa ating mga tanim. A few moments later. Yan, so mga kaibigan, ready lang natin yung ating mga materials. Once na ready na natin yung bed, ayan, itong pagtatam na yan, once na ready na yan, so ayan, papakita ko sa inyo, magkakabit tayo ng plastic mulch. Ayan, ang haba nitong plastic mulch ay 4 feet. So merong, pagkakaalam ko, merong dalawang klase ng plastic mulch. Merong 3 feet at merong 4 feet. Yung 3 feet ay, yan, yung 3 feet, yan yung mga pang single row. Yan, pwedeng itanim natin dyan yung watermelon, melon o kaya, basta yung mga pang isa lang na crops sa isang bed. Ano, kalabasa o kaya, siguro pwede na sa papaya. Ayan. So ito, ayan, ito yung ginagamit talaga sa gulay, sa talong, kasi talong yung itatanim dito namin. Ayan. So once na okay na to, ayan, okay na yan, meron tayo ang i-ready naman natin mga kaibigan, yung pang-clip niya sa gilid. So sa pagkakaalam ko, ano, in my experience, meron tayong dalawang paraan ng pag-clip nitong plastic mulch para dito, para lumapad siya dyan sa bed. So dati yung ginagawa namin yung lupa, ano po, pero siguro gagawa na lang ako ng panibagong video na ayan, yung lupa yung ginagamit. Pero itong tuturo namin na yung gumagamit ng marang may pang clip, siguro alam nyo naman yun, ano, o yung hindi pa nakakaalam, yung pang clip, dalawang klase pa yung clip na ginagamit. Yung isa ay bamboo, yung isa bamboo, at yung isa ay alambre. Yan, tulad nito, itong ginagawa namin ay alambre ngayon. Pero kung maraming bamboo dyan, ano, ayan, dito sa amin sa Bicol, bula ang tawag dyan. I-comment daw nyo kung anong tawag sa inyo ng tawag dyan, bula. Yan. Bamboo stick. Yan, okay, barbecue. Ay, wag naman yung barbecue stick. Pero itong gagamitin namin ngayon, ano? Alambre. Yan, papakita namin sa iyo. Ayan. So, ganito yung pang-clip na ginagawa namin. So, mamaya lang, papakita namin actual kung paano to na ikakabit na. Ayan. A few moments later. So, ayan mga kaibigan. So, ayan. Nilalatag na namin yung plastic mulch. Yan. So dapat mabanat mo siya. Mabatak na mabatak mo talaga siya. Yan.
Tapos lalagyan dito ng pabigat para mabaanat talaga siya. O kaya hindi mag-loose. Ano, so maglalagay na tayo ng clip. A few moments later. So yun, mga kaibigan, ayan, so nag-i-start na kaming mag-install nito. Ayan, tulad nung pinakita ko kanina, ayan. Yung silbi nitong pang-clip na to, ayan. So inilalagay ito dito sa gilid, ayan. So magkabilaan to, mga kaibigan, ano, kaibigan ko mga magsasaka, magkabilaan dapat siya. So dapat timbang rin kung saan dito nakalagay dito, kung saan ito nakaposisyon, dapat ganun rin yung posisyon niya para batak na batak siya. So kapag ka kasi loose ito, yung parang bandera na nagwawagayway, ayan, so madaling mapunit, tsaka pangit tignan, ano, tsaka parang walang silbi yung seedling, ay yung plastic mulch niyan. Kaya dapat napakahalaga nito na matutunan nyo kung paano yung pag-install ng plastic mulch, mga kaibigan. Ayan. So kung makikita ninyo, dara-diretso. Ang pagitan lang pala, mga kaibigan, ng ano nito, ng mga clip, okay na ang half meter. Ano, okay na ang half meter nito, or wag na lang lalampas dyan. Basta mabatak lang natin siya ng titan talaga. Ano, mabatak natin. Ayan. So, ayan, padiretso na yan. Nakikita ninyo. So, humahangin ngayon. Siguro naririnig dyan sa audio na humahangin ngayon. So, hindi siya masyadong nagwawagayway. So, yun mga kaibigan. So, ayan, natapos na rin kami sa pagkakabit ng plastic mulch. Ayan, so at least na-demo namin sa inyo. Kahit papano, may nakatutunan kayong kaunti kung paano magkabit ng plastic mulch. Ayan, so bilang panghuli, ayan, tatakpan natin itong gilid para safe talaga na walang makakapasok na hangin at hindi mapupunit itong ating, ayan, plastic mulch. Kasi pag hinangin yan, ayan, sa mga darating na araw, hangin-hangin, punit yan, ganyan yan. So sayang. So ayan, tinatakpan natin ng lupa yan. Ayan. So yun lang mga kaibigan, maraming salamat sa panonood sa aking video sa ngayon. So kung inyong nagustuhan itong video at nakatulong, share mo naman yan para may matutuhan din yung iba. At please like, comment, yan. At saka pag kayo nag-subscribe, hit niyo yung bell notification para ma-notify kayo yung aking mga susunod na video. At saka abangan niyo yung aking mga iba pang ginagawa na strategy para matuto kayo tungkol sa farming. At saka maka-encourage ng mga youth, mga kabataan na mag-engage sa farming. So maraming salamat ulit mga kaibigan. So see you on the next video. Peace yo. Parang bandera na nagwawagayway.